Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi sa iyo, Sir Pepe, at sa lahat po ng iyong mga tagapakinig. Nais ko lang din po sanang magbahagi ng kwentong nalalaman ko. Bali nalaman ko po ito mula sa aking Lolo Ben. Ayon po kasi sa kanya, may pangyayari noon na naganap sa kanilang probinsya, partikular na sa kanilang nayon, na talagang ikinagimbal ng mga tao noon. Nung mga panahong iyon ay bata pa si Lolo Ben. Mga 10 taong gulang daw siya noon. May isa silang kanayon na pinaghihinalaan nilang aswang, at ito ay si Berta. Ayon sa mga taga sa kanila, dayo lang sa kanilang lugar si Berta at hindi tiyak kung saang lugar talaga ito nagmula. May mga nagsasabi na nakikita nila si Berta na umaakyat sa bahay ng kanilang mga kanayon tuwing gabi. At ang bawat maakyatan nito na bahay ay nagkakasakit ang mga naninirahan doon. Ayon naman sa iba, marurong ding mangkulam ni Berta. Kung kaya, ilag silang lahat dito. Pero nang marami na sa kanilang mga kanayon ang nagkasakit at namatay, ay nagpasya na silang sugurin ito sa bahay para papanagutin sa kanyang mga ginawa. Dala ang kanilang mga itak at matutulis na kawayan ay kanilang sinugod ang bahay nito at sinunog. Itinali din nila si Berta sa isang malaking puno na naroon malapit sa bahay nito, at pagkatapos ay sinunog din. Sabi ni Lolo, hindi naging madali para sa kanilang mga kanayon na mapatay si Berta. At habang nagliliyab ang katawan nito sa apoy, ay narinig pa nila itong sumigaw ng malakas at nagbanta. Sumumpa itong kanila silang pagbabayari na lahat sa kanyang pagbabalik. Nakakakilabot ang mga pangungusap na iyon ni Berta. Habang ang iba naman sa kanilang mga kanayon, lalong-lalo na yung mga namatayan, ay lalo namang nagalit at kanila pang binato ng hawak nilang mga sibat si Berta. Nasaksihan nilang lahat kung paano natupok sa apoy si Berta at namatay. Mula noon ay natigil na ang mga kababalagan sa kanilang nayon. Gayon din yung mga biglaang pagkakasakit at pagkamatay. Muling natahimik ang kanilang lugar. Bumalik sa dati ang kanilang pamumuhay na payapa at walang kinakatakutan. Pero makalipas ang 7 taon, ay muling nabulabog ang kanilang tahimik at payapang pamayanan. Nang isa sa kanilang kanayon ang natagpuan na lang napatay, at hindi pang karaniwan ang pagkamatay nito. Dahil mabilis na naagnas ang katawan ng kanilang kanayong iyon, at walang sino man ang makapagpaliwanag ng pangyayari, pagkat napaka-imposible talaga noon.
Kahit ngang matatanda sa kanilang nayon, ay walang maibigay na paliwanag. Nung mga panahong ito, ay binata na si Lolo Ben. At siya man ay may sariling pananaw sa nangyari. Malakas ang kutob niya na baka natutupad na yung sinabi ni Berta na siya ay magbabalik. Maghihiganti siya at uubusin silang lahat. Pero tinatawanan lang siya ng mga taong nakakarinig sa kanyang mga sinasabi. Pagkat paano daw mangyayari iyon? Gayong kitang-kita nilang lahat kung paano namatay at natupok si Berta sa apoy. Sa mga ganong pagkakataon, ay tatalikod na lang si Lolo Ben at lalakad ng palayo. Siya na lang rin mismo ang umiiwas para hindi na humaba pa ang mga pagtatalo. Pero malakas talaga ang kutob niyang may kinalaman kay Berta ang mga nangyayari. Dahil lagi niya itong napapanaginipan, lalong-lalo na yung tagpong sumusumpa ito habang siya ay nasusunog sa apoy. Nakakakilabot talaga yung tagpong iyon. Parang malamig na hangin ang mga boses na iyon ni Berta na nanunood sa kanilang mga kalamnan. Isang gabi ay galing sila Lolo Ben sa bahay ng isa nilang kaibigan. Kasama niya noong mga oras na iyon ang kababata at pinsan niyang si Nitoy. Nang kapwa sila nagulat nang humarang sa daraanan nila ang isa nilang kanayon na si Berong. Halos kaidaran lang rin nila ito. At sa unang pagkakakita pa lang nila dito ay may napansin na agad silang kakaiba. Lalong-lalo na yung mga ikinikilos nito na parang lasing na sumusuray gayong hindi naman ito umiinom. At may mga hiwa ito sa kanyang magkabilang pisngi at puting lahat ang kanyang mga mata. At parang nabubulok ang kanyang mga ngipin. Nang iangat nito ang kanyang braso, ay napansin din nilang taddad iyon ng sugat. At nang mapansin nilang lalapit na ito sa kanila, ay nagmamadali na silang tumakbong pabalik. At nang lingunin nila ito, ay napansin nilang sinusundan pala sila. Kaya mas nagmadali pa silang dalawa. Bumalik sila sa bahay ng kanilang kaibigan at nakiusap na doon na lang sila magpapalipas ng gabi. Nang sumunod na araw ay nabalitaan na lang nilang nawawala si Berong ayon sa mga magulang at kapatid nito. Hindi raw ito umuwi sa kanila noong nagdaang gabi. Sinabi nila Lolo Ben sa kanila na nakita nila si Berong at para itong sinapian. Kanila pang ang inilarawan na magpinsan ang itsura nito sa kanila. Pero sa halip na sila ay paniwalaan ng mga ito, ay kanila pa silang pinagtawanan. Nagkasundo ang mga kanayo nila na hanapin si Berong. At baka naligaw lang umano sa gubat dahil naingkanto. Uso din kasi noong mga panahong iyon sa kanila yung mga naiingkanto at hindi na nakakauwi pa. Habang naghahanap ang marami sa kanilang mga kanayon kay Berong, si Aling Marta naman ang sunod na nagbalita na nawawala rin ang kanyang anak na Dalagita. Kaya nagkaroon sila ng haka-haka na baka naman nagtana na yung dalawa.
pagkat madalas nilang makita na magkasama ang mga ito. At hindi rin naman lingid sa mga taga sa kanila na may gusto si Berong sa anak ni Aling Marta. Magkaganon pa man, ay hinanap pa rin nila sila. Nang mga bandang hapon na, ay nagimbal silang lahat nang kanilang makita ang bangkay ni Berong sa Kakahuyan. At tulad nung nauna, ay ganon rin ang itsura ng bangkay nito. Naaagdas na iyon at halos wala na ang mga laman loob nito. Na matindi rin ang pagkakadisporma ng kanyang katawan, lalong-lalo na yung kanyang mga daliri sa kamay at paa. Nangilabot ang lahat nang nakakita sa bangkay na iyon ni Berong. Wala silang anumang ideya kung sino o ano ba talaga ang may gawa noon. Habang si Lolo Ben naman ay patuloy na naniniwala noong mga oras na iyon na may kinalaman kay Berta ang mga nangyayaring iyon sa kanilang nayon. Ipinagpatuloy pa nila yung paghahanap sa anak na dalagita ni Aling Marta. Habang yung iba naman ay dinala na yung bangkay ni Berong, sila Lolo Ben naman ay umuwi na. Sumama siya sa kanyang pinsan at nagpa siyang doon na muna makitulog. Madalas naman kasi siyang nakikitulog sa bahay ng mga ito. Magkasundong magkasundo kasi silang magpinsan. Bukod kasi sa pagiging magkamag-anak, ay itinuturing na rin nilang isa't isa bilang matalik na magkaibigan. Papadilim na bago pa nila marating ang bahay ng pinsan ni Lolo Ben. Pagpasok nila ng bahay, ay dumiretso kaagad sila sa may kusina upang uminom ng tubig. Pagka uhaw na uhaw sila sa mahabang nilakad. Pero nalaman nilang wala palang laman na tubig ang banga. Kung kaya, naisipan nilang mag-igip na muna. Bit-bit ang mga galon, ay nagpunta sila sa kanilang bubon. Yan yung tawag na igipan nila ng tubig na ginagawa malapit sa may batis. Nang malapit na sila doon, ay bigla na lang silang natigilan nang may napansin silang mayroong tao doon. Nakaupo ito sa gilid ng igipan na nakatalikod sa kanila. At nang mapansin sila nito, ay biglang lumingon kung kaya nalaman nila kung sino ito. Anak iyon ni Aling Marta. At tulad ni Berong bago namatay, ay ganun din ang itsura nito. Marami siyang sugat sa kanyang mukha na tila ba hindi kinakaya ng balat ang init na nagmumula sa loob at napupunit ang mga ito. At puti ring lahat ng kanyang mga mata. Nakakaiba din ang kanyang ikinikilos. Nang dahan-dahan na itong tumayo, ay naitapo nilang magpinsan ang kanilang mga dalang galon at agad na napatakbo. Napasigaw sila at humingin ng saklolo. Maya-maya ay nariyan na rin ang mga kapatid ng pinsan ni Lolo kasama ang kanilang mga magulang at may hawak na itak. Pero nang usisain sila ng mga ito, ay nakapagtatakang na wala na sa kanilang likuran ang anak na iyon ni Aling Marta. Sinabi nila Lolo Ben ang kanilang nakita. Ipinaliwanag din niya ang kanyang naiisip tungkol sa nangyayari sa kanilang nayon. Hinala niya, nagpapasalin-salin yung masamang espiritu ni Berta sa kanilang mga kanayon. Nakapag nagawa na nitong lumipat,
ay namamatay yung taong pinanggalingan. Sinabi ni Lolo Ben sa kanila na malamang ay iyon na yung sinasabing sumpa ni Berta. Yun yung kanyang paraan para makapagigante at ubusin sila. At nagsalita na rin ang tiyoy ni Lolo Ben at sinabing maaaring ang tama ang naiisip niya. Sapagkat yung kanayo nila na unang namatay ay may diferensya sa pag-iisip na madalas nakikitang naglalaro doon sa dating tinirikan ng bahay ni Berta na malamang ay may nagawa ito upang mabuhay ang sumpa at siya ang unang sinaniban. At si Berong ay madalas namang dumaraan doon sa tuwing ito ay nagsusuga ng kanilang alagang kalabaw. Kung kaya, ito naman ang sunod na nahawaan. Pero ang malaking tanong para sa kanila noong mga sandaling iyon ay kung paano nila mapipigilan ang sumpa. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung paano. Kaya ang maaari lang nilang gawin ay ang magingat. Nang matutulog na sila Lolo Ben, ay nag-usap silang magpinsan. Nagkwentuhan pa muna sila pagkat kapapahindi dalawin ng antok. Sa kanilang pag-uusap ay nabanggit ng pinsan ni Lolo na ayaw niyang matulad sa kanilang mga kanayon. Kaya kapag dumating yung pagkakataon na siya na ang mahawaan, ay huwag daw magdalawang isip si Lolo na siya ay patay na lang. Bigla namang nalungkot si Lolo at sinaway ang kanyang pinsan na huwag magsabi ng mga ganong bagay pagkat hindi umano maganda. Nang sumunod na araw, mabilis na kumalat ang balita na natagpuan na ang anak ni Aling Marta. Ngunit patay na ito. At tulad ng mga nauna ay ganun din ang nangyari sa kanyang bangkay. Pero ang masaklap ay nanay naman ng dalagita ang siyang nawawala. Kaya nagtulong-tulong sila. Hinahanap din nila si Aling Marta na hindi naman sang-ayon sila Lolo Ben sa ginagawa nilang iyon. Dahil mas delikado at lalo lang mapapadali ang paglipat noon sa panibagong katawan. Pero dahil sa pagpupumilit ng kanilang mga kanayon, ay wala din silang nagawa. Bali tatlong grupo silang lahat na naghahanap. Halos magalugad na nila yung buong kagubatan, ay hindi pa rin nila makita si Aling Marta. Kung kaya, kinutuban ng hindi maganda si Lolo Ben. Malakas ang paniniwala niyang nasa nayon lang nila ito nagtatago na maaaring ang nasa mga silong lang ng bahay o di kaya naman ay nagmamasid lamang sa pinagkukublihan nito at naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Kaya niyaya niya ang kanyang pinsan at dalawa pa nilang kaibigan na bumalik na sa kanilang nayon. Kailangan nila itong makita bago pa makapambiktima at makalipat sa panibagong katawan. At hindi nagkamali ng akala si Lolo Ben. Pagkat nakita nila itong nasa bubungan ng kanilang kanayon at tila nag-aabang. Ngunit nagulat silang magkakaibigan nang bigla na lang itong lumundag. At nakita ni Lolo na ang masusunggaban ay ang kanyang pinsan. Kaya ibinigay na lang niya ang kanyang katawan at ito ay binangga. Kung kaya, kamay niya ang siyang nahawakan ni Aling Marta. Nakakatakot ang itsura nito na walang tigil sa kakabuka ng kanyang bibig.
at tila wala sa sarili. At ang mata nitong namumuti ay bigla na lang naging kulay pula. At napahiyaw si Lolo Ben dahil sa sakit. At nakita ng kanyang mga kasama na dahan-dahang naaagdas na ang katawan ni Aling Marta habang lumilipat iyon sa katawan ni Lolo Ben. At unti-unti nang binabalot ang kanyang buong braso paakyat sa kanyang siko. Mabilis na kumilos ang pinsan ni Lolo at walang sabi-sabing tinaga siya nito. Napasigaw si Lolo Ben nang kanyang maramdaman niyon. Isang taga pa ang muli niyang naramdaman at tuluyan na iyong lalaglag. Patay na bumagsak si Aling Marta sa lupa. Natumba din si Lolo Ben at hawak ang kanyang putol na braso. Napansin nilang sabay na naagnas at nanigas ang katawan ni Aling Marta at yung kaputol ng braso ni Lolo Ben. At yun pala ang dahilan kung bakit si Lolo ay binansagan ng siputol. Mula noon ay natigil na ang sumpa ni Berta at muling pumayapa ang nayo nila. Nakasabay ng pagkakaputol ng braso ni Lolo ay naputol din ang sumpa. Hanggang dito na lang po Sir PB at sana po ay magustuhan nyo at inyong maiere. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.